Karamihan sa mga sikat na players sa NBA, tulad nina LeBron James at Kevin Durant, bata pa lang ay maugong na ang husay sa larong basketball. Marami ng eskwelahan at sports agents ang nag-aagawan upang mapakinabangan ang kanilang angking talento. Pero iba ang kwento ni Joel Embiid. Dahil hindi sa basketball, kundi sa volleyball siya, unang naging mahilig at nakilala. Sa katunayan, pinangarap noon ng kanyang ama na maging professional volleyball player siya sa Europa. Paano siya napadpad sa basketball at ano ang mga dagok niyang tinahak bilang batang lumaki sa isang mahirap na bansa sa Afrika upang abutin ang kanyang estado ngayon bilang isang NBA superstar? Ito ang totoong kwento ng buhay ni Joel Embiid. Mr. Goodbye! Si Joel Embiid ay ipinanganak sa Yaoundé, Cameroon sa Central Africa. Bagamat ang Yaoundé ay second largest city sa naturang bansa, ang Cameroon ay isang third world country katulad ng Pilipinas na ang majority ng populasyon ay nasa bracket ng low to middle income families. Sa madaling sabi, kakaunti ang oportunidad na maaring makuha ng mga mamamayan doon upang tahakin ang landas patungo sa kanilang mga pangarap. At hindi exception dito si Joel Embiid. March 16, 1994, nang ipinanganak si Joel. Anak siya ng isang retired military officer na si Thomas Embiid at ng isang housewife na si Christine Embiid. Mula pagkabata, batak na itong si Joel Embiid sa court. Ngunit lingid sa karamihan ng basketball superstars, hindi siya tambay sa mga basketball courts sa kanyang childhood, kundi siya ay nahumaling at talagang nag-e-excel noon sa mga sports tulad ng volleyball at football. Bagamat nasa isang tila mahirap na bansa ang pamilya ni Joel Embiid, hindi naman salat at lugmok sa poverty ang kanyang pamilya. Sa katunayan, ayon na rin sa kanyang ama at ina, hindi nawawala ng pagkain sa kanilang lamesa. Bukod sa lubos na pag-e-excel ni Joel sa academics, siya rin ay isang dominanting volleyball player sa kanilang paaralan. Sa madaling salita, si Joel ay active at achiever sa murang edad pa lamang. Tila nananalaytay na sa dugo nito ang pagiging competitive sa anumang larangan na kanyang pasukan. Parang jowa mo, strict din ang parents ni Joel sa kanya. Hindi nila hinahayaan na may mangyayaring masama sa kanilang achiever na anak. Sa katunayan, pinapayagan lamang si Joel noon na lumabas ng bahay para sa mga school activities. Anila, kahit na nasa third world country sila, maganda naman raw ang environment na kanyang kinalakihan sa kanilang pamayanan, pati na rin sa kanyang eskwelahan. Kaya naman hindi na-impluensyahan ng kahit na anong masamang pag-iisip at gawain itong si Joel. Literal na focus lang sa goal at ang goal ay ang mag-aral ng mabuti. Isang turnaround point ang nangyari sa buhay ni Joel na nakapagbago ng kanyang pananaw sa buhay. Isang hindi inaasahan at hindi pangkaraniwan na pagkakataon sa Cameroon ang naranasan ng nooy 15-year-old na si Joel Embiid sa naturang lugar. Noong mga panahon na yon, halos walang coverage ng NBA games sa kanila. Dahil lang masikat at tinatangkilik na sport sa kanilang lugar ay volleyball at football. At nang narinig nila ang balita na Celtics at Lakers ang maghaharap sa NBA Finals noong 2010, napagdesisyonan ni Joel pati ng kanyang mga kaibigan na panoorin ang clips ng naturang laro. Nabighani si Joel sa galawan ni Kobe Bryant at tila na-inspire ito sa kanyang napanood. Matapos ngang mapanood ni Joel ang naturang clips, agad niyang pinulot ang bola ng volleyball na kanilang ginagamit sa paglalaro at tinry na ishoot ito sa malapit na basketball court. At nagmistulang mitsa yon sa kanya at ng kanyang mga kaibigan na maging bagong hobby ang naturang sport. Simula noon, matapos silang maglaro ng volleyball, agad-agad silang lilipat sa isang basketball court upang maglaro ng basketball kahit na sa maiksing oras lamang. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, itong bagong hilig na ito ang makakapagpabago ng husto sa takbo ng kanyang buhay at karera. Noong July 2011, nangyari ang isang malaking break sa karera ng nooy minor de edad na si Joel Embiid. Noong naturang taon, naglungsad ng isang basketball camp ang isang NBA veteran at kapwa niya Cameroonian na si Luke M. Baamute. Ngunit hindi tulad ng ibang kwento ng tagumpay ng NBA superstars, tila nagdadalawang isip si Joel sa opportunity na ito. Aniya, wala siyang lakas ng loob upang sumali sa gantong aktibidad dahil never pa daw siya nagkaroon ng coach sa basketball. Ni hindi pa rin siya nakasali sa kahit na anumang basketball team. At lalo na't hindi pa rin niya alam at kabisado ang rules sa kung paano maglaro ng basketball ng tama. Salamat sa kanyang volleyball coach, nakapasok pa rin si Joel sa naturang camp
Kahit na tila ayaw nito, nakitaan ang volleyball coach ni Joel ng matinding interes ang bata sa sport. Kaya naman kahit na walang basbas ni Joel, inilista ng coach niya ito nang hindi niya alam. At hindi naman mali ang judgment ng kanyang coach. Dahil ayon na rin mismo sa NBA veteran na si Luke Emba Amote, kakaiba raw ang likse, bilis at pagiging agresibo nito sa court. At literal na angat sa iba itong si Joel dahil sa likas na tangkad nitong 6'9 noong mga panahon na yon. Isang deadly combination kung iisipin ang speed at height sa larangan ng basketball. At matapos ka ang camp na yon, kinilala si Joel Embiid na pinakamagilalas na maglalaro mula sa batch na yon. Mukhang smooth sailing naman at nakadestino na talaga si Joel Embiid na maglaro ng basketball sa professional na level. Ngunit isang balakid na naman ang kanyang kailangan lagpasan. At sa oras na ito, hindi lamang mga coach at kapwa niya manlalaro ang kailangan niyang kumbinsihin, kundi ang mga sarili niyang magulang. Dahil sa ipinamalas niyang galing sa camp na pinangunahan ni Luke Emba Amote, naimbitahan si Joel sa Basketball Without Borders Camp. Ang camp naman na ito ay programa ng NBA na naglalayo na makakuha ng mga up-and-coming basketball talents mula sa iba't ibang sulok ng mundo at itrain ang mga ito na maging susunod na NBA players. Ngunit na kahit na isa na siya sa pinakamalakas na players doon, hindi pa rin kumbinsido ang kanyang ama sa kanyang pangarap na maging NBA player. Dahil ang pangarap ng kanyang ama para sa kanya ay maging isang professional volleyball player sa Europa. Matapos ang mahaba at malalim na diskusyon sa pagitan niya at ng kanyang ama, sa huli, pumayag naman ito at sinuportahan pa rin ang pangarap ng kanyang anak. At hindi naman siya binigo ng nooy 16-year-old na si Joel Embiid. Agad siyang nakakuha ng offer sa Montverde Academy sa Florida upang maglaro sa high school basketball leagues. At bago nga mag-board ng eroplano itong si Joel, mahigpit at matagal na yakapan muna ang naganap sa airport sa pagitan niya at ng kanyang pamilya dahil walang ni isang may alam sa kanila kung kailan sila muling magkikita. Sa kanyang mga unang practice sa Montverde, tila ilang at nangangapa pa itong si Joel Embiid. Palyado ang kanyang mga dribbles, di siya makashoot ng sunod-sunod, at ang kanyang overall na galaw ay awkward pa. Animoy isang manok na pinutulan ng ulo, di niya alam kung ano ang kanyang dapat na gawin. Dahil dito, siya ang naging laughing stock o katatawanan ng kanyang mga kakampi sa naturang eskwelahan. Siya ang tampulan ng tukso dahil sa awkward niyang galawan. Isang araw habang nag-iensayo ang buong koponan ng Montverde, nakikita ng coach noon na si Kevin Boyle na nagbubulungan at nagtatawanan ng buong koponan dahil sa galaw ni Embiid. Matapos ang ilang sandali, ipinahinto niya ang practice. Tinawag niya si Joel upang kumuha ng tubig para sa buong koponan. Sa mga oras na ito, ayon mismo kay Joel, iniisip niya na umuwi na lamang sa Cameroon dahil sa sobrang kahihiyan. Iniisip niya kung ano ba talaga ang ginagawa niya roon at kung bakit niya ba naisipang maglaro ng basketball. Habang siya ay kumukuha ng tubig sa labas ng court, walang kaalam-alam si Joel na itinipon ni Kevin Boyle ang buong koponan at pinagsabihan dahil sa kanilang kantsaw kay Joel. Sinabi mismo ni Coach Kevin Boyle sa koponan na tumawa kayo hanggang gusto nyo, pero 5 years from now, mangungutang kayo sa kanya dahil kikita tong si Joel ng higit pa sa $50 million. Kaalinsabay ng kanyang malaking improvement sa kanyang pagsasalita ng English ay ang lalong pagiging bihasa nito sa kanyang pagbabasketball. Salamat sa mga ilang kaibigan niya sa Montverde, tinulungan nila si Joel na maging maabilidad sa loob at labas ng court. Lalo pang isang naging matikas at malupit na high school basketball player itong si Joel nung inumpisahan niyang magmarathon sa loob ng 3 taon sa kakapanood ng clips ng isang NBA Hall of Fame center na si Hakeem Abdul-Olajuwon. At kitang-kita sa kanyang improvement ang impluensya ng kanyang naturang idol sa kanyang paglalaro. Dahil nung siya ay lumipat sa The Rock School, isang Christian Academy sa Gainesville, Florida sa kanyang senior year, pinangunahan niya ang team upang makakuha ng 33-4 season record at state championship. Siya ay nag-average ng 13 points, 9.7 rebounds at 1.9 blocks per game noong mga panahon na yon. Noong November 2012, matapos ang kanyang spectacular na performance noong high school, napukaw ng nooy totoy na si Joel Embiid ang Kansas Jayhawks at tabagpa siya ang pumasok sa University of Kansas na may full scholarship kapalit ng paglalaro sa naturang team. At noong nagsimula ang 2013-2014 conference, nagpakitang gilas agad si Joel Embiid sa kanyang 28 games. Siya ay nag-average ng 11.2 points, 8.1 rebounds,
2.6 blocks sa 23.1 minutes kada laro lamang. Dahil sa kakaibang presensya ni Embiid, lalo na sa depensa, siya ay nakaani ng Big 12 Defensive Player of the Year. Dahil sa kasikatan at angking galing niya sa paglalaro, pansin na ng karamihan kung ano ang kayang iambag ni Joel Embiid sa liga. Isang presensyang dapat katakutan, mapa-opensa o depensa man. Talagang magdadalawang isip ka kung dapat ka bang sumalaksak sa loob kung mayroong isang dambuhalang 7-footer na mas maliksi pa sa'yo ang sasalubong. Alam rin ni Joel sa kanyang sarili kung gaano siya kalakas. Kaya naman agad siyang nagdeklara na open para sa 2014 NBA draft noong April 9, 2014. Ngunit bago pa man siya dapuan ng Buenas, kamalasan muna ang kanyang sinapit. Noong March ng taong yun, bago pa man siya nag-announce na siya ay open for NBA draft, nakaranas siya ng stress fracture sa kanyang likuran. Matapos naman ang tatlong buwan, noong June 2014, si Embiid ay kinailangang sumailalim sa isang surgery dahil sa kanyang broken navicular bone sa kanang paa. Ayon sa kanyang mga doktor, kailangan niya munang magpahinga ng 4 hanggang 6 na buwan. Isang malaking dagok ito para sa karera ni Embiid. Dahil bagamat siya ay isa sa mga maiinit at iniibigang mag number 1 overall draft pick sa NBA noong 2014 season, maaari pang mapurnada ang kanyang NBA career o maski na ang kanyang paglalaro ng basketball dahil sa injury niya sa kanyang paa. Pero tila na sa panig niya ang swerte dahil 6 na araw matapos ang kanyang surgery noong June 26, 2014, siya ay napili ng Philadelphia 76ers na naging 3rd overall draft pick. Nabuhayan ang loob ng husto si Embiid. Buhay ang kanyang pangarap na maging isang NBA superstar. Tila wala nang makakapigil pa sa pag-arangkada ng karera ni Joel Embiid sa NBA. Nasa kanya ang skills, height, hype at attitude na hinahanap-hanap ng bawat team. Ang kinakailangan niya lamang gawin ay maghintay na gumaling ang kanyang injury at manumbalik ang dominanteng higante mula sa Cameroon. Ngunit iba ang plano ng tadhana para sa kanya. Noong August 26, 2014, pumirma si Embiid ng kanyang rookie contract sa 76ers. Ngunit ayon sa kanyang doktor at management, hindi maaaring maglaro si Embiid dahil sa kanyang broken navicular bone sa kabuuan ng 2014 at 2015 season. Hindi lamang yun, dagdag na rin ang mental stress at depression na kailangan niyang pagdaanan nung dumating sa kanya ang isang masamang balita. October 14, 2014, pumanaw ang batang kapatid ni Joel Embiid sa isang car accident sa edad na 13 lamang. 4 na taong hindi nagkita ang dalawa, ngunit ang pangarap na magkita at maglarong muli ng computer games ang magkuya tulad ng dati ay hindi na mangyayari pa. Lubos itong nakaapekto kay Joel Embiid. Hindi lamang yon, noong June 13, 2015, matapos ang halos isang taon na paghihintay at paghihilom ng kanyang injury, lumabas sa kanyang CT scan na hindi gumaling ng husto ang naturang injury at kinailangan pang maghintay muli ng mahabang panahon upang makapaglaro ng professional na basketball sa NBA. Sa madaling sabi, mula nung siya ay nakapirma ng kontrata, hindi na nakalaro pa ng 2 taon si Joel Embiid. Tila patong-patong na problema at balakid ang sunod-sunod na nangyari sa kanya. Di makakailang maaaring makaapekto ito sa kanyang mental state at lalong-lalo na sa kanyang paglalaro. Ngunit pagpasok ng 2016 at 2017 season, tila nagising ang natutulog na higante mula Cameroon. Handa na si Joel Embiid na i-dominate ang NBA. Noong October 2016, unang preseason game niya sa NBA kontra Boston Celtics. Kahit na 13 minutes lang kanyang nailaro, nakapag-record na agad siya ng 6 points, 4 rebounds at 2 blocks. At noong unang tikim ni Embiid sa NBA regular season kontra Oklahoma Thunder, kahit na bigo silang manalo dito, siya ay nakapagtala ng 20 points, 7 rebounds at 2 blocks. Bagamat nakatamo na naman siya ng injuries noong 2017 tulad ng torn meniscus sa kanyang kaliwang binti at isang successful na minor arthroscopic surgery, siya pa rin ay napabilang sa NBA All-Rookie First Team. Noong October 10, 2017, pumirma si Embiid ng 5-year maximum contract extension sa 76ers na nagkakahalaga ng $148 million o tumataginting na 8 billion pesos. Noong 2018, siya ay napabilang sa mga starters sa ginanap na All-Star Games noong taon na yon. At siya ang naging unang Philadelphia 76er na naging starter simula pa noong 2009-2010 season na nagawa ni Allen Iverson.
Kasama si Jimmy Butler, binuhat nila ang Sixers sa 2019 NBA Eastern Conference Semifinals kontra Toronto Raptors. Dito ay dinurog ang puso niya at iniyakan ang pagkatalo sa Game 7 dahil sa buzzer beater shot ni Kawhi Leonard. Noong 2020-2021 season naman, nakapag-record ng double-double si Embiid at lalong tinasa ng kanyang career high sa 50 points at 17 rebounds. Dahil sa malalimaw na stats na ito, naging malakas na kandidato siya para sa MVP award ng naturang taon. Ngunit naging second place lamang siya sa voting ng MVP, pumapangalawa kay Nikola Jokic. Ngunit ang 2021-22 NBA season ay naging breakout season ni Embiid. Dahil sa season ito ay pinarangalan siya bilang NBA scoring champion sa average na 30.57 points per game. Siya ang naging unang sentro na nakakuha ng nasabing parangal mula kay Shaq noong year 2000. At siya rin ang unang sentro na nakapag-average ng 30 points per game mula kay Moses Malone noong 1982. Si Embiid din ang unang foreign player na makakuha ng NBA scoring title at unang 76er na pinangunahan ng liga sa scoring mula noong kay Allen Iverson noong 2005. At tuluyang naukit ni Embiid ang kanyang pangalan sa koponan ng 76ers dahil noong January 3, nakuha niya ang ikalima niyang player of the month. Lamang ng isang titulo sa kilala nating lahat na The Answer, si Allen Iverson. Patuloy siya ngayong namamayagpag bilang star player ng Sixers at nag-a-average ng 33.6 points per game, 9.8 rebounds at 4.2 assists, kasama ang isa pang superstar na si James Harden. Tulad ng isang season na isasama na naman ang kanyang pangalan sa mga leading candidates for MVP ngayong taon. Patunay lamang ang kwento ng karera ni Joel Embiid na hindi mahalaga kung saan ka nanggaling o kung anuman ang nakapaligid sa'yo o kahit na anuman ang iba to sa'yo ng mundo. Kung may determinasyon, sipag at talento ka, kaya mong puntahan ang gusto mong paruroonan. Hindi porket galing ka sa isang third world country ay wala ka ng chance maging NBA superstar o maging Hollywood actor. Kung sa tingin mo may height ka at skills na makapaglaro sa NBA balang araw, tuloy mo lang ang pangarap. Practice ka lang ng practice. Kung sa tingin mo naman sing pogi ka ni Brad Pitt at sing galing ka ni Leonardo DiCaprio sa aktingan, ituloy mo lang ang pangarap mong maging bida balang araw sa isang Hollywood movie. Mag-audition ka lang hanggat may kumuha sa'yo. Pero kung naka-isang 1,000 tryouts at auditions ka na at wala pa rin kumukuha, itanong mo nga sa iba kung magaling at pogi ka ba talaga. Pag sinabi nilang, ibig sabihin nun, nag-iilusyon ka lang. Gumising ka na sa katotohanan. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, huwag kalimutang i-share sa iba at mag-subscribe ka na rin. Suportahan nyo rin ang dalawa ko pang channels, ang Mr. Good Vibes Food and Travel at Mr. Good Vibes Shorts 2.0. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.